And I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again na pinapakita sa amin, Panginoon, na kayo ay ama namin. Especially pag kami sumusunod sa inyo, iwanan namin yung mga maling gawain, Panginoon. Especially, kami po'y naligtas. Salamat po dito, Lord, isang araw. Nag-share sa amin at kami po'y tumanggap sa inyo. Pinapangako niyo, Panginoon, anytime na kami mamatay, kami po'y sa langit. But di lang po yun, even sa lupa, Panginoon, kami po'y gagabayin niyo bilang ama. So I pray na kayo po'y kilos sa amin ngayong umagang ito, Lord. Ganyan din po, Lord, sa aming pagdiwang, Panginoon, ng ganitong klase ng okasyon, Panginoon. May isa puso na, may isip na namin mga tatay, Panginoon, mga maganda nilang ginawa, Panginoon, sa amin. Pasalamatan namin sila at kayo especially. But yung mga hindi maganda, Lord, ay, Panginoon, kayo po yung aming makita bilang mabuting tatay, Panginoon. So we pray na kayo po yung kilos ngayong umaga. Tapos punoy niyo po ng Banal Espiritu ng bawat isa, especially yung lingkod. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po. So, good morning po sa lahat. Title po nito, The Outstanding Father. The Outstanding Father. Subtitle is, Doing Right as with the Father's Role. So, parang last time, naalala niyo yung sa Mother's Day, last month, Outstanding Mother naman. So, ganun din gagawin natin. Titingnan natin yung mga, pili lang kasi marami namang Bible characters. Ito lang yung text natin kasi maganda yung dito. Ito yung finale natin mamaya, okay? So, mayroong mga biblical characters dito. So, sige, tayo niyong papuntayin yung tatay niyo mamaya. Mag-extend natin ito hanggang mamaya. Sana hindi lasing, ha? Hindi ba? Okay, makinig na. So, bakit natin pag-aaralan ito bukod sa okasyon? Sapat lang naman kasi napaka-importante. Importante sa atin yung tatay natin. Importante ba sa iyo tatay mo? Pinapahalagaan mo ba? Kino? Anong tabaho ng tatay mo? Sinabi ko sa iyo, di ba? Tinanong mo na. Di pa rin tinanong? Okay. Di mo tinanong. Ganda tanong nyo. Ma-appreciate nyo yung tatay nyo. Si Flame. Okay. Mahal mo ba yung tatay mo? Okay, sa sinasabi sa atin dito, yung tatay natin talaga, minsan hindi mabuti, di ba? Kaya nga minsan yung iba sa atin, walang disiplina. Nakakita tayo mga batang ganyan. So again, di nun kailangan kasi bata yan talagang may mga kakulitan. Pero pag alam nila, sinabi ng tatay nila, huwag kang maingay. For example, eh ako, parang ako yung tatay nyo dito, di ba? Ilang beses ko kailangan sabihin sa inyo, huwag maingay, makinig, pag may service. Kasi andito kayo, bakit kayo andito? Flame, ba't ka andito? Inigo, ba't andito ka? Simangot ka na naman. Ano mo si Rain naman, bungis-ngis naman. Ito, namatutunog behave o. Ando kasi si Ate Jamie. So, yung tatay natin, aralin natin to, bukod sa every once a year lang naman to, importante to. Kasi, ang pinakatatay nga natin ang Diyos. So, kung unawain natin lagi, parang last year na message din natin, naalala ko yun, yung the father to the fatherless. Naalala niyo ba yun? Wala pa yung karamihan dito eh. So, madrama yun eh. Naiyak ba ako noon? Ayun, naiyak ba kayo? Kasi mga bata, pag naalala nyo laging, pasto, yung tatay ko, laging lasing eh. Parang ayokong tularan, di ba? Kaya ang hirap dalin dito niyan. Tapos makakarinig pa sila ng sermon na ganito, di, sabi ko na nga ba, makapumunta dyan, di ba? Ganun, naglalaban yan eh. Kaya nga, dalawa yung objective natin ngayong umaga. Bukod sa yung mga tatay, magtinutino. Amen? Maging outstanding father tayo. Pag sinabing father kasi, nakafocus yan sa anak.
Diba? Kasi pag mag-asawa lang naman kayo, mabuti kang asawa, baka hindi ka mabuting tatay. Diba? So, focus natin, pagiging tatay. Ano ba yung tatay? Amen. I'm getting ahead of myself. Basta yun lang, maging mabuting tatay tayo kung tatay na tayo. Kung hindi pa tayo tatay, yung mga small boys natin dito, mga binata, wala na naman yung sinana. Sagalang, age. Ang sama loob ko eh. Sabi rin ni Bud eh. Ito, sina Juliana na si Juliana. Ito, gusto sumama nito eh. Sino pa? Si Peter. Sino pang gusto sumama sa soul winning? Wala na, okay. Ito kasi malaki-laki na siya eh. Medyo nakakasama ng loob, di ba? Pero, si Chelsea, kamusta? Galaga. Ha? Titinda si Chelsea? Mama niya? So, tandaan nyo ito mga batang lalaki naman. Mayiging tatay din kayo, di ba? Sinong gagayahin nyo? Paglaki nyo, gagayahin nyo ba yung tatay nyo? According sa survey daw, madalas ganun. Pero hindi lagi. Pwede mong namimili tayo, kaya nga tayo tinuturuan eh. Wala, makulit yung tatay ko, puro kalokohan. Paso, kaya ako, puro kalokohan, tatay ko, ganun eh. Gagaya ka pa? Yung tatay ko pag nagsalita, walang sense. Parang walang pinatutunguhan yung sinasabi. Mamaya, may kwento dito, mamaya, may ano to, puro tawa-tawa. Pilit na pilit. Diba? Alam nyo may sabi ko? Yung mga ganyan, diba? Again, huwag nyong tingnan yung mga tatay nyo na masyado nyo namang idadaw na hindi natin ginagano. Ang sinasabi ko dito, kailangan matutunan natin yung data na matutunan. Kung may pagkukulang yung tatay natin at lahat yan may pagkukulang, wala pong perfect ng tatay, men. Ako minsan, ganun. Naisip ko, baka masyado ako naiging maigpit ba sa mga anak ko? Diba? Kasi pastor eh. Minsan ganun eh. So baka naman ako ikulang pa. Diba? So ganun, walang perfect ng tatay. Pero pinag-aaralan natin ito para pag kayo naging tatay na, malaman nyo, ang Diyos palang pinakatatay natin. Yung tatay natin dito talagang wala na. Diba? Meron pa tayong inaaral na reprobate. Huwag naman sana reprobate ang tatay nyo. Alam nyo, reprobate, wala ng pag-asa. Gagayain mo ba yun? May buhay ka sarili, may sarili kang utak, diba? So pwede kang hindi mo gayahin tatay mo. Okay, pero yung sabi ko, madalas. Kaya mag-iingat tayo mga tatay, may gagayahin sa atin yan. Kasi nakikita sa atin eh. Pag iniwanan ka ng tatay mo, marami raw ganun. Iiwanan din yung ano. Again, hindi lahat, pero ganun yung ginagawa. Amen? So, hindi ko natatanong sa inyo kung ano yung kalagayan ng tatay nyo. Makinig na lang kayo. Amen? Okay, so, yun lang yun ha. So, ganun, paano mga babae, pasto? Uwi na kami. Ganun din, maghanap kayo ng maayos yung magiging asawa. Diba? So, yun ang pag-aaralan dito, medyo bigat. Si Prince, nakita ko na ba yung tatay mo? Hindi pa. Okay. Naintindihan ba? Kung hindi matino yung tatay nyo, may matino tayong tatay sa langit. Amen? Amen. So, si Pastor, sinusubukan ko maging magandang halimbawa sa inyo. Hanggat maaari. Amen? Kung di kayo dinidisiplina ang tatay nyo, bakit si Pastor laging galit? Hindi naman. Baka sa'yo lang. Sumakulit ka eh. So, yun ang kailangan mo. Amen? So, yeah. Importante yan. Yung mga babae, i-observe nyo yung ating message. Ganun din. Okay. So, fathers are very special people both to their children and the society. So, hindi lang ang nakakita sa tatay nyo. Pag tatay ka o hindi ka pa tatay, yung tatay mo, importante ka sa... Yung tatay mo, binibigyan ka ba ng panahon? Minsan, di ba? Meron naman. Pero yung pag yung tatay mo walang panahon sa'yo, anong gagawin mo? Ang hirap, di ba? So, again, di ko sabi maglayas ka na. Ang sabi ko lang, huwag mong gayahin. Amen? Gayahin mo yung maayos. So, hindi lang sa mga anak, sa asawa, pati sa society. Pag yung mga tatay, puro inom, puro kalokohan, okay? Salamat, nagtatrabaho. Kaso naman, parang, syempre, kailangan magtrabaho eh. Okay, kasi nga, wala nagsasabi sa kanila. Minsan, yung mga boss nila, hindi naman sila sasabihin,
Oh, mga nay, ako boss ako. Sabihan ko ba yung mga tatay niya na oh, sana wag kayong iinom ha. Wala na, wala silang pakialam doon. Ang iniisip lang yung mga boss sa opisina, sa trabaho, siyempre yung business nila. Amen. Kaya ang hirap din pag naging tatay ka, sino na mag-instruct sa iyo? Ang Diyos dapat eh, wala ka naman sa church. Nakita niyo 'yon? Kaya kayo na lang pag-asa ng mga tatay niyo, sabi ko kay Pamela, lambingin mo 'yan. Nauna tuloy yung message ko pero mamaya 'yon. Tulungan niyo na lang yung tatay niyo sa panalangin. Okay, huwag yung sakyan. Pakita nyo kami. O tay, ganyan ka. Pero ako, hindi ko sundin yan. Alam ko yung tama. Ito pala yung sabi ng Diyos. Hindi ko susundin yung maling ginagawa ng tatay ko. Amen. Kung mali, yung tamang ginagawa ng tatay nyo, yun yung sundin nyo. Amen. So, ang tatay, ang authority, ang prime mover, bisbis, yung nag-uumpisa dapat, initiator, protector. Pag may nang-away sa inyo, kanino susumbong? Ha? Dapat sa tatay. Pero minsan nga, again, di matino yung tatay. Baka may, sinong tatay dito bakla-bakla? Wala naman sana. Provider! Kung sinabi provider, siya yung nagtatrabaho para kumain kayo, makapag-aral kayo. Ganun ba yung tatay nyo? Eh, natamad ako ngayon, saka na. Next year ka na mag-aral na ka. Eh, buti nga ngayon, libre na lahat. Baon na lang. Wala nang baon din ngayon. Ano pa? Diba? Kaya iba, tinatamad eh. Bahala ng gobyerno, salang natin. Mali yun. Maling-mali yun. Kaya ang gagawin nung pag may loko-loko sa gobyerno, bahala na sila. Kaya napansin ko, yung mga Kristiyanong mga magulang, yan lang ang madalas na nag-homeschool. Kasi ayaw nilang na-influensya ng sanlibutan. Amen? Sa public school daw, dahil bakla dun eh. Dahil loko-loko, kahit nga sa private na, kahit sa mga Christian school nga daw eh. Okay, yung sa akin, matino naman siguro yun. Pero may mga loko-loko rin dun eh. Diba, Stephen? Kahit saan niya, kaya maganda, sa bahay ka na lang, yung lesson naman, the same lang din. Okay? Gagabay pa ng magulang, wala pang masamang impluensya. Madalas ang gumagawa lang, mga Kristiyano. Yung mga tatay ng mga magulang na parang walang pakialam, makasurvive lang. Itinin na anak nila, matuwa ako sa anak ko, pero hindi dinidisiplina, hindi tinuturuan. Kaya walang disiplina yung mga bata. Hindi makapag-focus. Nakakita lang yung ganung bata every Sunday. Dito, no? Dahil mga batang ganun, buti nga yung iba sa inyo medyo nakikinig na. Provider, teacher, madali pa magturo. Bago may turo isang bagay, dapat alam mo yan. Diba eh, pastor, yung tatay ko, ano lang eh, nagbebenta lang ng nyog. Kunwari, pwede ba akong turuan ng tatay ko nagbebenta ng nyog? Siyempre, matanda na siya. Ibig sabihin, may mga natutunan na dapat sa buhay niya. Amen? Kahit hindi kaya turuan sa mat, at least, turuan ka sa ibang bagay, diba? May mga bagay, mga pansin nila yan eh. Kaya naintindihan ko yung mga magulang nyo minsan. Salamat yung mga titiwala sa inyo. In the back of their mind, kaya andito kayo ngayon, pinapayagan kayo, ano yun? Dahil naisip nila, kung di ko mamagabayan tong anak ko, at least ilagay ko sa tamang kalalagyan nila, di ba? Yan, nasa church sila, makikinig din yung salita ng Diyos, at least, sana. Kasi hindi minsan, hindi enough yun eh. Pag wala yung tatay nyo dito, si pastor lang, tsaka yung ibang kapatid, minsan ang hirap. Iba yung sinasabi sa bahay, iba yung sinasabi dito. Anong gagawin ng mga bata? Nalilito. Di ba? So kaya, maging matalino kayo mga bata. Makinig kayo. So teacher natin, magulang dapat natin, pero kung wala, edi, kung kanin po bayad ng Panginoon, di ba? May church, nasa church. And then encourager. Marami pang iba, marami pinaperform ng tatay. Sa isang pamilya, yan ang pinaka-pinaka, di ba? Dapat, siya yung pinaka-malakas, pinaka-matalino dapat, pinaka-matibay. Hindi yung parang walang pag-asa sa buhay, di ba? Isasabi yung panong, magtabaho ka nga doon. Naawa ako sa ganun. Lasi pastor, yung mga ganun, kwento ni pastor eh. Yung babae ang gumagawa ng paraan. Walang pampaaral. Yung asawa, eh, ba't walang asawa? Ba't walang asawa? Ba't walang trabaho yung asawa mo? Nahihiya po eh. Tsaka ano eh, may trabaho kasi ayaw niya yung trabaho eh. Malait yung sweldo.
Saka nakakapagod. Tama ba yun? Eh, kaysa wala. Kasi yung babae nagtatrabaho, nakakahiya dapat yun. Intindihan niyo ba mga bata, lalaki? Huwag na huwag niyong papayagan yun. Yung kasama mong babae, siya yung nagtatrabaho. Nakakahiya yun. At pag dinala mo na yun, tapos nasanay ka na yung babae, sige, siya yung mag-abod, siya yung maglinis dyan, siya yung katulong dyan, tapos ako dito, magpapalaki lang ako ng kung anong papalaki mo dyan. Iinom-inom ka lang. Ama ba yun? Nakakahiya yun. At sana, again, hindi ko inaano yung mga tatay nyo, pero parang gano'n na rin. Parang hindi nyo gayahin, ha? Kung ganyan yung tatay nyo, at least narinig nyo, salita ng Diyos, na makikita natin dito yung mga mabuting ama, hindi gano'n. Okay? So sila dapat yung pinaka-pinaka sa bahay. Sila yung magturo. Eh, mga anak pa lang, ang hirap na turuan yan, eh. Lalo pa sa labas. Okay? So ngayong umaga at hapon, tingnan natin yung mga tatay na nasa Bible ang naging magandang halimbawa. Anong ginawa nila? Okay, walang perfectong tatay. Ulitin ko ulit, ha? Walang perfecto. Kaya itong mga to, itong apat na to, hindi to perfecto, pero may nagawa silang mabuti para sa atin. Pinerform nila yung mga dapat gawain ng isang tatay na dapat natin gayahin. At kung babae ka, pasalamatan. Amen? Katulungan mo yung tatay mo. Tulungan mo yung asawa mong lalaki. Amen? So number one, outstanding deeds of the father in the Bible. Number one, yung pinakatatay sa lahat. Sino yun? Ha? Salaman. Sino yung pinakatatay natin? Genesis. Okay, ito po yung ginawa sila ng Diyos, di ba? Ginawa sila ng Diyos. Yun yung sabi sa kanila. So God, may basa nga po, inom lang ako, ready, go. So God created man in His own image. In the image of God created He. Male and female created He. 28. And God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over everything, living thing, moveth upon the earth. Okay, nauna ako. So, sino yung unang ginawa ng Diyos na tao? So, hindi lang galing si Adan sa unggoy, ha? Pag sinabi ng teacher niyo yun sa inyo, sabihin mo, paano nangyari yun? Iniwala ako sa Bible? Dapat sila yung ano, eh. Nabibrainwash din kasi itong mga teacher natin kung anong paturo sa kanila ng curriculum nila, yun ang tuturo nila. Hindi tama yun. Anyway, sinong gumawa sa tao? Sino yung unang tao? Sino yung unang tao? Si Adan. Adam sa English, Adam. Sa Tagalog, si Adan. So, sino siya yung pinakatatay? Unang tao nga siya, eh. Nasakalang ginawa yung babae para sa kanya, makatuwang niya. Maging partner niya. Kasi hindi niya kaya lahat, eh. Tsaka hindi masaya pag walang babae. Amen? So, pag may babae, masaya. At magtutulungan kayo, magkakaroon kayong anak, masaya. Diba? Kaya, yun pala gusto ko sabihin din. Ito, baka may mga tao dito. Pakikuha na lang. Magkaroon tayong asher, eh. Ano sabihin ko? Oh, sino dito mag-asawa? Lahat ba ng lalaki dito mag-asawa? Joshua, mag-asawa ka ba? Maglaki ka na, ha? Mag-asawa ka ba? Maglaki mo? Si DM? Si ikaw? Si Rafi? Oo, di ba? Pasukin nyo na. Masabi dito, ginawa tayo ng Diyos sa kanyang imahe. Ibig sabihin, sinong kamukha ng Diyos? Yung lalaki, yung babae. Kaya nga father, eh. Meron bang God the mother? Wala. Wala sa Bible, pero yung mga may kulto ngayon sa Korea na pumapasok dito sa Pilipinas, God the mother daw. Loko-loko yung mga yan.
Pero malinaw po dito, sinabi dito, ah, God said, sorry, and God created man in his own image. Okay? In the image of God created he him. Paulit-ulit, di ba? Pero later, ginawa rin yung babae. So ngayon, ano yung sabihin nun? So kung ginawa ka sa kawangis ng Diyos, eh dapat gayain mo ang Diyos. Ganun lang yun. So lahat ng meron ng Diyos, pero yung mga, siyempre, yung mga kapangyarihan na siya lang meron, immortal, siya lang ang ganun. Okay? Makinig. So, sabi dito, sa 28, sino yung mga magkokoman sa mga, sa earth, sa buong mundo, sa mga hayop? Sino yung mausunod? Yung hayop o yung tao? Pero yung mga ano ngayon, gusto nila yung mga, alam nyo ba yung iba nakulong dahil pumatay ng ipis tuloy ng turtle ata yun, naalala ko. Aso, meron na rin? No, pero sa India, galit sila doon. May bata sila, bawal. Pumatay ng hayop. E paano kung gutom na yung tao? Sino kakainin natin? Kaya sa India, karamihan doon, mga vegetarian. So, pero sabi dito, malinaw, ang boss ang tao, di ba? Ang boss, ang pinaka-boss, Diyos. Pero sabi ng Diyos, isubdue nyo yung mundo. So, sinong gagawa nun? Ang tao, syempre. Okay? So, ang lalaki, especially, kinuman tayo ng Diyos para mag-rule. Nakita nyo ba kanina? Rule, tayo ay ruler. Pag sinabing ruler, tayo ay tayo nangunguna. Tayo magsasabi, anong gagawin? Kaya yung iba naman, masyado nagiging mahina ngayon yung mga tao ngayon kasi nga, sa mga napapanood. Kaya yung iba, katulad nito, ang kulit, di ba? Nakita ko yung tatay nito, wala. Kakausapin ko lang, hindi po ba, sirang may salita ng Diyos para maligtas kayo. Ang hihina, again, lahat tayo mahina, amen? Kaya nga, pag-pray yung mga magulang nyo, ako dati mahina ako, chinagalang ako ng mga lingkod ng Diyos. So, pero pag wala pa rin kayo, ang hirap kayong kausapin, sa palagi nyo, hahabulin namin kayo. Papakiusapin na, please! Flame! Sumimba ka naman! Papakiusapan ka ba ni Pastor, sa palagi mo? Hindi, bahala na kayo dyan. Ganun yun. Kasi hindi na kayo kaya eh. Pero habang napakiusapan pa kayo, bata pa kayo, makita nyo yung tamang pamamalakad. Okay, ganun talaga minsan, galit lalaki especially. Kasi nga, ruler. Ang ruler, pag ikaw ay namumuno, tapos binabastos ka, anong gagawin mo? Diba, si Duterte nga, galit na galit eh, diba? So kaya, kaso mali naman ginawa, pinapatay niya yung ano, may pinapatay daw talaga yan eh. Inamin niya yun eh, mali naman yun, diba? Ngayon ako sa inyo, pag ayaw niyo sumunod talaga sa, ang gagawin ko na sa inyo, huwag na ipunta dito. Eh, yung mga anak ko, wala silang choice. Kasi dito sila eh. Pero di naman kayo... So, pero dapat marinig yun, dapat yung marinig. Amen? Para at least matuto kayo, nakakaawa kasi kayo pag hindi kayo tuto. So, ganun ang mga lalaki ngayon. Kung mayiging ganun ka pala rin, mayiging tatay ka pala, later, ikaw yung sasaway. Psst! Ikaw naman yung sasaway sa mga anak mo, makukulit din sa'yo, syempre. So, pag hindi ka natuto, hindi ka matuto mag-rule, hindi mo magagawa yun ang maayos, di ba? Hindi makakonsentrate eh. Yung mga kapatid mo nakikinig, oh, isa na utulog. makinig. Okay, so yung number one, si Adam, anong ginawa niya maganda? Well, siya yung tatay ng lahat eh. So, he is the father, he's a great father just by virtue of the fact that we are biologically are all his children. Parang last time sa mga nanay. So, dakila si Eva kasi siyang the mother of all living. Eh. Ganon din si Adan. Lahat ng nabubuhay na tao, siya yung tatay. Ang gusto kong point dito is huwag kayong matakot na maging tatay. Amen? Yun yan, pero bago kayo, mahirap kasi maging tatay eh. So, bago kayo maging tatay, ihandaan nyo na yung sarili nyo. Di ba? Paano kayo magiging tatay kung di nyo alam yung gagawin nyo? Diba? So, paano nyo handa yung sarili nyo? Makinig, mag-observe. Ano ba yung ginagawa ng tatay? Ah, ganun pala gagawin ko. Mahirap yun ah. Diba? Pag yung babae, pag nagutom niya, sisigawan ka niyan.
Saya-saya nyo ngayon, di ba? In love kayo. So, wala ka palang kwentang, naku, patay ka dyan. Naging miserable buhay mo. Sakit na magsalita. Diba? Ganun ba yung nanay nyo? Huwag naman, huwag nyo sabihin. Pero yun ang sinasabi ko na sa inyo, ganun yun. Kaya paghandaan nyo yan. Hindi kayong makulit. Nasa church ka na, makulit ka pa. Okay? Yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Pero huwag kang matakot na mag-anak. Dahil kinumad din ng Diyos siya. Ngayon, yung iba sa atin, natututo na lang andun na. Diba? Kasi first time ko naging tatay, o sige, ayusin mo na. Ngayon, kung di ka pa tatay, may panahon ka pa, katulad ni Reyna, anong taong ka na? Anong taong ka na? Ha? 10. Ilang taong ka mag-asawa? Di mo pa alam. Kasi bata ka pa eh. Pero kaya nga, sinasabi ko na sa'yo, project mo na yun. Yung tatay mo, ilang taong nag-asawa? Tinatanong... Tanong nyo, ha? Seryoso tayo. Ikaw, anong taon na yung nag-asawa yung tatay mo? Hindi mo alam. Tanong nyo. Okay? Daddy, maaga nag-asawa eh. Hindi naman. Pero at least si daddy ko, masipag kasi yan. Kaya natuwa si mami sa kanya dati. Diba? So, ewan ko lang ngayon. So, kaya yun nga. Kasi mahirap po yan maging tatay. Hindi yan nagkabahay na ako. Maglolo ko na ako. Ganun ba yun? Meron ka na, mawawalan ka pa. Maglolo ka. Okay? So, yun lang gusto ko sabihin. Magpasalamat kayo sa tatay nyo kasi hindi sila natakot maging tatay nyo. So, si Adan ay kinumad ang Diyos para mag-roll. Sumunod siya. So, ganun lang. So, masaya rin maging tatay. Again, pag maayos yung pamilya. Pag hindi, dahil ikaw yung tatay, ayusin mo. Ikaw yung tatay. Wala kang sisihin. Eh, kasi yung nasawa ko, ganyan eh. Ikaw pa rin yung tatay. Ikaw yung maayos niyan. Amen? Amen. Ano malungkot kayo? Na-imagine yung mga tatay nyo. Pag-pray nyo, amen? Doon tayo punta mamaya eh. Kasi yung ano ko, tatay ko talaga, pasto, parang pinapagalitan mo kahit wala dito eh. Eh ikaw na nga yung mag-adjust, di ba? Pag alam mong wala kang disiplina, wala kang disiplina meron. Wala pa. Pag ganyan, hindi kayo nag-focus, wala kang disiplina. Isipin nyo, ganito. Hindi ako natutungan ng tatay ko. Ganun yun. Okay, again, huwag nyong murahin yung tatay nyo. Ang isipin mo, mali siya. Okay? So ngayon, may pagkakataon akong gumawa ng iba. Tama? Ito yung ginawa ng tatay ko mali, hindi ko gabayayin yun. May tatay pala ako sa... Tumingin kayo dito, para kayong mga ano eh. Sanong lungkot-lungkot na yan, no? Pati ako nalulungkot eh. Nasaya dapat eh, Father's Day. Diba? Pero wag inuman day, ha? Isip ko kanina, gusto kaya tayo alak dito, wag na. Yung gagawin nga, nagpapasira sa kanila, alam nyo ba yun? So, kung wala kang disiplina, isipin mo ngayon, ah, may nagkamali yung tatay ko. Ngayon, yung tatay ko pala ay pwede kong, tatay ko, yung Diyos na tatay ko ngayon, ligtas na ako, yun ang gagayain ko. Okay, so number one, si Adam. Okay? Successful bang tatay si Adan? Well, marami siyang anak. Pero at least nabuhay tayo. So, in a way, pero later, may mga problema din yung mga anak niya, di ba? Sige, walang perfecto. Pero mas gusto natin yung maayos. So, kaya tingnan natin yung iba. Number two naman, ito mahaba ito si Abraham. Okay, tingnan natin si Abraham. Kilala si Abraham? Nasa pangalan niya mismo yung pagiging tatay niya. So, tingnan nito. Ready? Pakibasa. Go. Father of many nations. Neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be Abraham, for a father of many nations shall thy name. Okay, yan po si Abraham, nagsasalita ang Diyos. So, ang sabi ng Diyos kay Abraham, bandang huli, pinalitan yung kanyang ano, di ba? Pangalan niya. Kasi ang pangalan po niya dati, Abram,
naging Abraham. Ang ibig sabihin ng Abraham ay a father of many nations. So, matindi ito sa Abraham. At kung sumasali kayo nung Friday, bida si Abraham sa Romans, bida na naman sa Galatians. Kasi ibig sabihin si Abraham, dati hindi ko maintindihan, sino ba yung Abraham na yun? Pero pag inaaral mo si Abraham, ha, mamangha ka din. Kung paano siya nagtiwala sa Diyos. Si Abraham, okay? So, sino si Abraham? Sinong anak niya? Si Isaac, yung una, si Ismael, at marami pa siyang ibang anak. Pero, itong particular lang na to, pinangakuan siya ng Diyos kasi matanda na siya. Sino matanda na ang tatay dito? Diba? Yung inasyara namin kahapon, ganun eh. Tanda na, yung anak niya isa lang. Manliit pa. No, hindi ko na masyado tinanong. Pero sabi, matanda na kami nag-asawa eh. Okay, so, ayun lang. Walang problema doon, di ba? Pero minsan kasi, yung iba din nagkakaana kasi may kondisyon yung babae o lalaki, yung sino. Kasi Abraham, ganun. Ang tagal niyang nagka-anak. Pero matapad siya sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng anak. So, ano nangyari? So, sinusubok pala siya ng Diyos at later, mayroon kasi balak sa kanya. Hinahanda siya ng Diyos. At siya pala yung magiging father of many nations nga. At hindi po siya katulad ni Adan na marami na siyang anak. Pero yung ibig sabihin dito, mabilisan ko na lang ha, ang ibig sabihin, spiritual po yun. Naalala niyo yung ating preaching dyan? Spiritually, si Abraham ay nanampalataya sa Panginoon, at ang mga manampalataya sa Panginoon, tayo din, maliligtas tayo. At pag tayo naligtas, tayo anak ng Diyos. Pero sa pananampalataya, anak tayo ni Abraham. Intindihan niyo ba yun? Sabi ko na naman eh. Mayroong anak ka ba? Ilang beses na sabi, okay, magdala ng barya. Church lang naman, wala akong binibenta dito. Ha? So si Abraham ay ating tatay, pag mananampalataya din tayo ng Diyos, anak din tayo ng Diyos, anak tayo ni Abraham. Okay? So ano pa? Alam niyo na, maganda kay Abraham. Basahin natin yung sa, mayroon pa ako siya dito eh. Sa New Testament, siya ay kinilala po, no, dalawang beses, na siya po ay anak nga, tatay ng, sa Romans 4. Hindi ko na po tayo ang Galatians. Sa Romans 4, sabi dito, ay basa niyo po, 17, ready, go. Okay, dyan na muna. No? So, nabanggit natin si Abraham ay nanampalataya sa Diyos. So, si Abraham ay sikat na sikat. Sinong gusto maging sikat dito? Ha? Sa kalokohan, ha? Hindi sa kalokohan. Ang dami ngayon, uso ngayon, napansin ko. Sa YouTube, sa Facebook, basta yung gumagawa ng ano, puro pan eh. Basta lang panood, mapanood sila. Gagawa sila ng gimmick. Sumikat nga. Okay, sinong pinakasikat na kilala nyo ngayon sa YouTube? Sino man yan? May kilala ako yung ano eh, kasi napanood ko rin eh. Sa TikTok. Ang dami, hindi ko kilala eh. Pero naano ko doon yung isang babae doon kasi half Pilipina daw. Number one daw siya dati. Sabi, anong ginagawa niya? Puro kalokohan. Anong? Ayan, kilala niyo, di ba? Ano ba ito? So, sikat na puro kalokohan. Ay, yaman na daw. Wala akong pakialam kung gano'n siya kayaman. Pero, yung pala, yun nga, may topak pala. Alam niyo ba yun? Inasabi. Kaya siya yung mayaman, alam niya kung paano yung tao ay i-manipulate. Puro kalokohan, basically, ganun. Mapakit-kit siya, ganun-ganun. So, sikat nga siya. So, what? Sa kalokohan. Iba sa atin siguro, sinong gustong pumasok maging artista dito? Iba sa inyo, pa-tiktok din, pa-kulay-kulay ng buhok, mga ganyan yan eh. Pa-long hair sa lalaki, sa babae, pa-ikli ng short, tiktok, ano pa. Sayaw-sayaw din, mga akin, loko-loko pag ganun eh.
ginagawa nyo? Dati na, nahihiya na kami magsayaw eh. Sa school. Diba? Okay, yung mga folk dance. Pero yung pang folk dance, maniwala kayo, meron din yan. Halo. Kasi pare-pareho tao kahit yung matatanda hanggang ngayon, may pagkakapareho yan. Kaya yung dance na, kung talagang folk dance na maayos, okay lang yan sa akin, ha? Pero madalas hindi talaga eh. May humahalo dyan eh. Oh, maniwala kayo. Experience ako dyan eh, sa high school. So, saan ba tayo? Yan, so, gusto mo sumikat katulad ni Abraham sa matinong bagay, amen? Pananampalataya sa Diyos, yun ang sinusundan natin. Kaya pag inaaral mo si Abraham, ako pag inaaral ko si Abraham dati, si Pastor, hindi ko ba itindihan po, si Abraham na naman. Hindi naman na ano dyan eh, parang excitement yan. Pwede ba si Samson naman, kasi David. Diba, yung mga excited, pero si Samson saka si David, hindi ganun kaganda ang example. Si Abraham ang magandang example ng mag-ayos sa tatay at ruler sa kanyang bahay. Yung sa ating Mother's Day last time, nasama si Sarah, asawa niya, di ba? Talagang ano yan, okay ang mga yan eh. So ano yung meron sa kanya? Again, father of many nations, hindi siya ganun karami anak niya, pero siya, yung pananampalataya niya, at yung blessing niya, naniligtas siya, na yun ay naipasa-pasa sa mga mananampalataya. So sana ganun kayo, mga bata, amen? Amen. Hindi yung titingnan niya, ay, ang galing niya, cool na cool siya, oh. Ano siya, namamalo siya ng hita ng nakapikit. Ang tapang siguro ng taong yun kasi nakapikit yung tao, hinahataw niya. Ang tapang. Ganun ba yun? Hanga-hanga ba yung ganun? O si Abraham, sumunod siya sa Diyos. Yun ang maganda. Eh, itong mga same people na to, hahamakin ng Diyos. Nakikita niyo ba yun? Aasarin kayo yan, di ba? Nakapalda ka lang, babae ka, tapos mahaba, aasarin ka na yan. Maloko-loko kasi yan. Again, mag-pray natin sa kanila. Pero pag hindi sila umayos, huwag natin gayahin. Amen? Concentrate tayo. Kay Abraham tayo gumaya. Na kahit hindi niya anak yung mga Pilipino, pananampalataya, pag nanampalataya mga Pilipino, anak din tayo ni Abraham. Diba? Ganun siya kasikat eh. At ito pa, sabi dito, tapusin natin dito. Hindi lang siya father of many nation. Alam niyo, sabi niya sa kanya, kay Abraham, anong title niya? Kung si Moses is the servant of God, the friend of God. Very good. Sinabi yan sa James. Matindi to si Abraham. Sabi sa James 2. May basa, ready, go. Okay, sino yung kaibigan nyo ngayon na matino? Ang gandang ano to eh. Matino ba yung mga kaibigan nyo? Salamat pag pumupunta sa church, medyo matino yan. Amen? Kaya yung gusto kong kayo na magkakasama dito eh. Diba? Yan, sina ano. Kaso si Inigo, lagi na kayong malungkot eh. Si Kino, magtitino rin to pag laki-laki. Amen? Gusto punta ka lang dito lagi. Pag nasabihan ka ng mali, tanggapin mo lang, ha? Mahal kayo lahat ni Pastor dito, kaya kayo tinuturoan, amen? So rin, si Prince nga, mabait na ngayon eh, medyo. Pag nagtuloy-tuloy ka sa church, maliwala kayo, titinurin kayo. Yung mga babae natin, matututo yan ng katuwiran. Sinong kaibigan nyo? Kung sinong kaibigan nyo, magagaya kayo dun. Amen? Kaya ito, kaibigan ninyo. Salamat dito yung mga anak ni Brother Jace Martino. Tsaka yung anak ko din. Mabait naman ito, di ba? Yan. Yan ang kaibigan ninyo. Hindi suplado yung mga yan. Hindi namin sinasabihan yan. Eh, huwag kang makikipag ano doon. Hindi namin sinasabihan yan. Basta, sige, magkaibigan kayo. Amen? Yung iba, ganun eh. Yung iba, pag mayaman na, wala nang kaibigan, mahirap yun. Oo. Oh. Alam nyo ba yun? Hindi nyo alam yung ngayon, alam nyo na. Yung mga Chinese, hindi na, hindi nga lumalabas yun. Sila-sila lang. Ako, wala akong pakialam. Gusto ko lang, mananampalataya. Amen? So, yung kaibigan ng tatay nyo, sino kaibigan ng tatay nyo?
Yan, magkakaalaman tayo, di ba? Ako, gusto kong maging kaibigan yung mga tatay nyo, kaya nga pinuputaan ko doon, kaya minsan nababastos kami doon eh. Di ba? Eh okay lang kasi pa, gusto ko silang maging kaibigan para maging kaibigan din sila ng Diyos. Hindi yung kaaway sila ng Diyos. Di ba? Sabihan niyo again, mga bata, ito yung sabihin ko mamayang... Sige, sabihan ko na rin ngayon. Sabi ko na kanina kay Pamela, habang ginagawa ko to, alam niyo ba mga anak, may magagawa ba kayo sa tatay niyo? Eh, nun, tigas ng ulo ng tatay ko eh. Kahit ba tigas ang ulo ng tatay niyo, may magagawa kayo. Amen? Gusto niyo bang makasama niya yung tatay niyo sa church? Rachel? Oh, ikaw muna yun sa church. Ganun yun. Number one. Pag madalas ka sa church, yung tatay mo, iisip niya, siguro may magandang bagay doon, kaya doon lagi yung anak ko. Di ba? Number one yun, magtapat ka muna sa Panginoon, manampalataya ka sa Panginoon. Yung tuwan-tuwa ka dito, hindi dahil mga asal ka dito, mangkukulit ka lang. Gusto mo kaya andito si Laika para makinig na salita ng Diyos. Ganun. Later, tapos kung naman, nagkakabisado pa kayo ng Bible, nakinig kayo ng tatay nyo. Yung ginagawa ni Laika, may hawak na papel. Inakabisado yung Bible pala. Makukonvict yun. Alam nyo ba yun? Tapos pag-pray nyo lagi, eh, parang makulit kayo. Wala yun. Tatawanan kayo ng tatay nyo, sabihin, ha? Bahala na si Pastor Do, siya yung sumamalob. Gusto yung ganun? Pangit ng ganun. Pero kung mahal nyo rin yung tatay nyo, sana mahalin nyo, panalangin nyo. Amen? At gawin nyo yung part nyo, lambingin nyo. Diba, yun ang kahinaan ng mga tatay. Alam nyo ba yun? Lambingin sila ng mga anak nila. At pag kayo nagtiwala sa Diyos, though mahirap, inaamin ko naman yun, mahirap talaga. Pero, who knows, di ba? It's worth it naman, di ba? Gusto mo maligtas si tatay nyo, bahala na siyang mapunta sa impyerno. Gusto mo maligtas si tatay mo? Gusto mo maligtas si tatay mo? Ikaw, Kino. Ikaw, Inigo. Ligtas na ba yung tatay mo? Sharan ko na yun eh. Si Ashley. Gusto mo maligtas si tatay mo? Prince. Ano gagawin nyo? Gawin nyo yung bahagi nyo ako, gagawin ko yung bahagi ko. Amen? Pero lambingin nyo sila, panalangin nyo sila. So, yun yung kaibigan ng Diyos. Kaya tinawag si Abraham na kaibigan ng Diyos. Eh, syempre, kaibigan siya ng Diyos. Ibig sabihin, ginagawa niya yung kalooban ng Diyos. Hindi niya inaaway ang Diyos. Diba, sinong kaaway ng Diyos dito? Lagi ko sinasabi sa inyo, ha? Pag kayo, makulit kayo sa church, kaaway kayo ng Diyos. Pag nag-bite kayo, di batina. Ganun lang yung kasimple. Eh, meron ako naririnig. Yung iba sa inyo daw, sinasabi, eh, huwag na tayo sa church. Ganun ba sa inyo? Yung nagsasabi daw ganun eh. Sinisiraan ko daw yung Katoliko. Ano yung sinisiraan? Hindi, basta sinabi mo yun, di ba? Oo, pero ang tanong, iba yung sinisiraan, iba yung sirana. Pag sinabi ko yung sirana, sinabi ko yung sirayan. Dapat pasalamat ka sa akin, di ba? Ganun yun. Parang hindi ka na maloko nila, di ba? Tama ba yun? Yung basta, sigaw ka na sigaw eh. Minsan kailangan yun eh. Kung hindi ba, kilala ko ni misis ko, hindi nga ako sumisigaw kasi nga hindi ko ugali yun eh. Pero minsan kailangan. Amen? Kung may makulit dito, kailangan sumigaw. Parang dismalitay sa utak nyo, mali pala yung ginagawa ko. Yung makulit, di nakikinig. Iba, late. Diba? Nasabi ko sa inyo, late. Ano pa? Makulit, panay TikTok. Ulit-ulit na ako eh. Kaya nag-asawa ako sa taba ako dito eh. At least para sa inyo yun. So gusto nyo maging kaibigan ng Diyos, katulad ni Abraham? Sundin nyo ang Diyos. Alamin mo yung gusto niya. Hindi mo maging kaibigan yung ginagawa mo yung ayaw niya, di ba? Sino na naging kaibigan nyo? Yung pareho kayo ng ginagawa, yung mga kalaro nyo, bakit nyo siya kalaro? Kasi pareho kayo ng gusto eh. Bike tayo. Sige, friend na tayo, ha? Eh, ang Diyos, paano magiging kaibigan ng Diyos?
Mag-pray ka, sa church ka, alamin mo yung kalooban ng Diyos. Amen? Tapos gawin mo. Again, di naman kailangan lahat. Gawin mo na agad, di mo naman kaya. Diba? Ayan, tapos sa mga makulit, isa lang pinapakiusap ko sa inyo eh. Alam nyo naman yun, diba? Anong pakiusap ko sa mga kulit? Huwag maging makulit. O si Aiden, hindi mo lang ulit. Sinabihan ko kasi ito eh. Sabi ko, Aiden, kung makulit pag church ha, opo, yan, sige. Pag nagkulit yan, palo yan. Eh, iba sa inyo, hindi ko pwedeng paluin. Hindi ko naman kayo anak eh. Gusto maging kaibigan ng Diyos? Pasan ka ba yung kaibigan ng Diyos? Gusto. Anong gagawin nyo? Gawin nyo yung kalooban niya. Amen? Katulad ng dakilang tatay na si Abraham. Alam niyo na kung sino si Abraham. Paano siya nagtiwala sa Diyos? Sana ganun din ako, yung tatay ko. Kung hindi na kaya yung tatay ko, at least ako na lang. Pero pagpahin niyo pa rin yung mga tatay niya. Amen? Sige, pagod na ako eh. So yung mga tatay niyo, dadali niyo kung kaya niyo. Mahirap yan, pero mag-pray nyo. Kwento pa sana ako kay daddy, pero nag-pray ko rin si daddy matagal na panahon. Taon! Dekada nga eh. Ngayon, ligtas na ba si daddy? Amen. Dati, hindi ko. Kahit sa imagination ko po, parang di mangyayari yun dati. Pero hindi yan imposible, man. Amen. Ito nga mga to, naligtas na yung tatay nila eh. Follow up nyo na lang. Follow up nyo na lang. Tay, eh. Pangalan ng tatay mo? Gerald ba? Ha? Randy. Hindi, ano? Ramil, yan. Tatay, di ba nasira ka na ni Pastor? Ligtas ka na ba? Pupunta ka ba sa langit? Maaalala nila yung tinanggap nila. Amen? At mas mabait yun, ngayon mapapabuti rin kayo. Amen? Rachel? Lambingin nyo yung tatay nyo. Yan na lang ano ko sa inyo. Si Pamela, si Lian, lambingin nyo sa tama, ha? Tatay, church naman tayo, tay. Ligtas ka naman eh. Ligtas ka ba? Lagi nyong ganunin. Ganun din ako sa inyo minsan, di ba? Iba sa'yo, namimiss ko minsan, di ba? Si Amel, oh, ligtas ka ba? Nga ganun ko lang yun. Eh, kung hindi, wala na akong ano dun. Ginawa na namin lahat ng gagawin namin. Salamat nga si Rafi, medyo ano ngayon. Si Kenneth, ano nangyari kay Kenneth? Hindi mo alam, no? Si Ronel? Maynoy? Diba? Bagong tuli. Isang linggo na yun, ha? Galing na yun. Hindi pa rin. Ah, sige, next ano, ha? Kamustahin ulit natin tuli niya next week. Ay, mga nagpatuli dito. Sino nagpatuli dito? May nami sa inyo, diba? Ikaw? Tatuloy lang, di ba? Ito, sige, no. Yan, oh. Ito nga, oh. Tapangkad na to si Nin. Tama na. Sigpay natin yan, ha. So, mamayang hapon, tuloy na lang natin to. May meron pa tayong dalawang tatay at meron pa tayong finale. Sana, bumalik kayo, ha. At maganda, yung tatay nyo, sabihin nyo, meron sila dyan bag. Tatay, may bag ka. Oo, oh, totoo. Tagal na naghihintay niyan eh. Ah, okay lang. So tayo, ganun lang. Hanggang doon lang tayo eh. Hanggang doon lang tayo. Pero pag-pray niyo yung mga tatay niyo. Okay, let's pray. Panginoon, we pray. Panginoon, maraming salamat po Lord sa mensahe namin ngayong umaga, Panginoon, na hindi namin natapos, but mamayang hapon, Panginoon, tutuloy namin. We pray na at least yung mga batang lalaki, especially, ay sila po'y nakaisip din po, Panginoon, na sumunod sa inyong kalooban, katulad ni Abraham, especially kay Aidan, ganun po rin po. We pray na sila po ay may gibatin ng tatay in the future, ganun din po. Even sa time ngayon, magiging panalangin sila, sila po'y magtiwala sa inyo, Panginoon, para sila po yung pagpalain nyo rin po, Lord. At ganun din po lang kami sa church. Kailangan namin ng mga tatay, Panginoon, na suporta sa iyong gawain. At kayo, mamahalin kayo ang inyong salita, ang inyong gawain, Panginoon. So we pray na
mga tatay, Panginoon. No? Mahirap, Panginoon, yung mga bago pa. Mga nalulong na sa ala, kung ano man yan. Kayo pong bigay sa kanila, Panginoon, katalinuhan din na iwanan yung mga bagay, Panginoon, na walang kabagay-bagay, walang kwenta-kwenta. I pray na kayo pong hanapin nila, tiwala sila sa inyo, Panginoon. Ngayon mula natin, magbasbas din sa aming pagkasalo-saluhan ngayong umaga, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray.